Hello po. Magandang gabi. Ah, magandang umaga pala. Ah, gusto ko pong mag-share ulit ng devotion ko ngayong umaga. Katulad po ng sinare ko kahapon. Patungkol po ito sa kalaban natin na hindi natin nakikita. Tungkol ito kay Satan sa kanyang mga demons. Opo, ang mahirap po dito ay hindi natin talaga nakikita. Pero katulad nga ng sinabi ko, ang idea ng evil ay lagana po sa mundong ito. Nandun po siya sa ideology, sa governance, sa mga advertisement, even in false religion or cults. Nandun po yon. And ito ang pinakamatindi. Ang kaaway ay gumagamit ng mga kadalasan yung ginagamit niya para ma-distract ka sa focus mo sa pagkilala sa Diyos ay yung mga material na bagay. Yan, katulad po nung ginawa ni Satan kay Jesus sa Book of Matthew chapter 4. Yung ginamit niya ay mga material na bagay. Una-una yung nagugutom na noon si Jesus eh. Sabi niya, gawin mong tinapay itong mga bato. So minsan ginagamit po yun ni Satan or madalas yung pangangailangan mo para ma-tempt kanya. Samantalang kung tutusin ay sa Diyos mo dapat yun hinihingi. Ngayon si Satan kasi nag-o-offer yun ng mga instant. At tulad nun, papagawa niya ng tinapay yun eh. Yung bato, sabi niya kay Jesus. Eh kung tutusin, di ba may process yung tinapay bago maging tinapay para sa kanya? Hanggang ngayon po gusto ni Satan po yon. So una po yon yung pangangailangan, tapos yung event, yung mga event sa buhay na minsan ay magtatanong tayo kung may Diyos nga ba, bakit nangyayari itong ganito, yung ganyan, at to the point of renouncing or pagtalikod sa kanya, pagtalikod sa pananampalataya. Hindi po bago yan kasi noon pa man may ganyan. Alam nyo po, si Satan gumagamit din po ng mga sitwasyon yan, mga sakit, kalamidad para akusahan ang Diyos, para akusahan natin ang Diyos. At hindi po maganda yun kasi ang Diyos ay mabuti, alam niya po ang kanyang ginagawa. Tapos, magamit din po si Satan ng mga mahal natin sa buhay. Opo. Imagine kung ang asawa mo ay kukotsain ka sa iyong paglilingkod o sa paggawa mo ng maayos o mabuti. Kukotsain ka ng mga mahal mo sa buhay. Yun po. So, ganyan gumawa ang kaaway. He is employing many tactics and schemes para po ma-distract tayo, hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. At syempre, yung twist niya sa salita ng Diyos ay nandun pa rin po yon. So, ingat po tayo para hindi po tayo maging victim ng adversary natin na hindi natin nakikita. Maganda na ayusin natin yung ating attitude towards sa salita ng Diyos. Maging regular yung ating pagbubulay. At higit sa lahat, syempre mananalangin kasi sabi ni Jesus, just praise you that you will not fall into temptation. Ayan, so binibigyan tayo ng Panginoon ng mga ways upang malaman natin yung kilos ng kaaway kahit hindi natin siya nakikita. So ingat po tayo. God bless po sa ating lahat.